So sir, kumusta yung sidewalk vendors natin? Actually, Benano, currently, we really have some problems in Davao City area. Because you know how big is Davao City also in terms of the occupation of our sidewalk vendors. But we are actually very careful in solving these problems because it is concerns hanap buhay ng mga tao kasi ito. Now, everybody knows that Mayor Rodrigo Rua Duterte is a true masses mayor, and we know him well, that he really helps these people. So I myself, being the chief of the demolition here in Davao City, so very careful about this. Now, we really wanted to help everybody. That's why we launched the what we called yung hinati yung mga lugar. No, although this is not in accordance with the law because we know well about the anti-noise and other national laws. Dahil lang sa gustong tumulong si Mayor, lumabas sa bunganga natin yung tinatawag na one-third, two-third. Although this is not actually a policy, no? So ang ibig sabihin ng one-third, assuming yung one whole area, hinati natin yan into three. Yung isa, binigay natin sa mga vendors just to help them have their livelihood. And the other two sides are also given to the passersby, ibig sabihin mga pedestrian. Now, dito sa Davao City, I started talking to them as early as August 13, 2014, nung inumpisahan natin itong sidewalk. So, we are very happy na naging successful tayo in the sense na sa ngayon, sumunod sila. Mm-hmm. But, just like in any rules, mayroon pa rin exemption. Mm-hmm. There are few percent of these people who does not want to follow the rules. But, we are also very in the demolitions against them. At ginawa natin ito. Now, as a result of this, nagkaroon tayo ng night market. So, meaning, there was really a successful demolition because night market can never exist without a demolition. Just try to imagine, yung mga taong naghahanap buhay dito sa San Pedro, ang ganda ng area nila. Palilipatin mo ba naman yan sa Rojas Boulevard, which is the location of our night? They won't do that. But luckily naman, we were so successful na because vigilant tayo sa demolition. So, nailipat natin sila dito sa tinatawag nating night market area, which is actually at Rojas Avenue. And almost, siguro, assuming that there are 100 na na-demolish natin, almost mga 70% nandiyan ngayon, yung mga vendors natin. And they were very happy nga. Sabi ko, very successful. In fact, you can observe that during night time, ang daming tao talaga. So, this is one way to adjust to their livelihood. By making the statement na tinutulungan natin sila para magkahanap buhay. Mm-hmm. So that area is a place for them. Nung dinemolish natin sila, then should be also areas kung saan natin sila ilalagay. Mm-hmm. So that is the area of the night market. Now, we'll go back to the usual. Itong nasa daan talaga, no? Mm-hmm. Yung occupying the pedestrian. So going back to my statement, ginawa natin yung tinatawag namin dito sa Davao na one-third, two-third. So the one-third will be given to the vendors, the two-third will be given to the pedestrians. But in some instances kasi, may mga matigas din ang ulo na lumalabag. So kami naman dito sa demolition, and we are really very, adjusted na kasi kami rito. We also know their tactics, and so we also employ our own tactics by employing yung mga nakasibilyan na namimili sa kanila. Now, as a result of that, they do not have time yung i-evacuate nila yung mga illegal na pwesto nila dahil wala na sila sa one-third. Kuminsan nandun na nga sa two-third. So this time, parang sabi ko, maganda-ganda na rin ang Davao. So everybody can look at the streets of Davao City. Nakikita mo na the word one-third, two-third, yung ginawa namin pulisya rito to help the masa, medyo maganda na. Currently, you have seen some people outside. Yes. This is not the problem of some of our vendors. Ibinigay mo na kasi yung kaliwang kamay mo, gusto namang kainin pati yung kanan. Okay. Now, as usual, since we are Filipinos, mahihirap. Kami rin naman, pinabayulit na rin natin paminsan-minsan yung sarili nating rules. So, nandito sila. I was talking to them for almost 30 minutes, one hour, with the certain barangay official who was made as their spokesperson. Now, ang ginawa natin dito, yung one-third na sabi ko para sa kanila, they wanted to extend doon sa two-third. Okay. So we actually gave them an area doon sa two-third, provided maliit lang yung lugar na yon. Mm-hmm. Unlike doon sa kabilang malaki, maliit lang, then walang atip ito, it can be foldable. Now, halimbawa, kung yung nasa area na yan, 10 vendors, kailangan 10 lang yung ano niya, another extension niya doon sa two-third, but maliliit lang yung,
I think it is only 18 by 20 yung laki ng binigay natin na space. 18 by 20 inches? Inches yun. Okay. So sabihin natin siguro na para mabigyan din sila ng another means of livelihood kasi merry season. At saka during this merry season natin, we now start the days of December. Medyo nasa risk kami kasi sa demolition, we are on the reconciliation pact with them. Meaning, ang ibig mong sabihin nito, eh siyempre, December ito, medyo hindi tayo masyadong nagdi-demolish. But we are always warning them also. Okay. To respect yung napag-usapan, maganda na ang Davao, para mas lalong dumami ang mga dumadalaw, maganda ang mga comments sa mga big businessmen, kasi nagagalit din paminsan-minsan mga big businessmen because they are now occupying areas which is not for them. Mm-hmm. So ang ginagawa natin dito, we have to discipline them. So ito, dito tayo paminsan-minsan nagiging kontrabida for, of course, for executing what is in the law, nagiging hindi maganda ang sa atin, but we are just doing our job. This is not for us, but it is for everybody. So currently ngayon, at your presence right now, at this time, 11:34, na andyan sa labas, nagdi-discuss, these are vendors representing Davao City who wanted to avail of the policy. But previously, nagalit din kami, especially dito sa Illustrious Street, pinagbigyan natin ito, maglagay ng additional na yun. Ang ginawa, hindi lang additional, mas malaki pa kaysa original, at wala na sila sa daanan ng tao, andun na bumaba sa daanan ng sasakyan. Mm-hmm. And what is even aggravating, pati nga kami sa drainage, lalo na ako, imagine Colonel Jim Lani, nangunguligta ako ng 100 pesos daw babat waste, which is very much unbelievable. Nakakatawa nga, but wala tayong magagawa. This is the way how our brother vendors and sister vendors who are doing their course here. Now, most of our vendors here, just like in Manila, believe it or not, are our Maranao brothers and sisters who actually kept on coming to Davao from Marawi, and even some of them came from Manila when Mayor Joseph Estrada took over as the city mayor there. Pinagtatanggal niya, there is no such thing as vendors in his area, no? So ang iba nito nasa Davao City. Sir, may ano ba tayo kung gaano kadami yung The vendors in Davao City, just like what had happened during our first meeting with them, and that was August 13 of the year na sinabi ko, the actually numbers to more than 4,000. Kasi napuno yung ano natin eh. Ang Al-Armindas gym natin, I think is only capable of something like 2,000 or 3,000. Mm-hmm. Pero napuno ng mga vendors ito. So these vendors actually came from the outskirts of Davao City. Ibig sabihin, may galing sa Punawan, may galing sa Kalinan and Turil. But yung sa center is another number. Ang problema lang natin, ang hirap natin i-account ito eh. Kasi from time to time, umaalis, may bumabalik. But this December, this might be double. Because based on our statistic, pag ganitong panahon, yung mga kapatid natin nasa malayo, assuming from Marawi, kasi ang karamihan dito are actually Maranao brothers and sisters, parang nagtatawagan yata sila na maganda rito, December, marami nga na buhay. So with today's statement that I have made with them, an agreement, na pwede natin silang ilagay sa two-third, I think they will be a mushrooming of Maranao brothers and sisters coming into Davao City. Now, another problem will be on the offing. Baka hindi na babalik sa lanaw ito. By next year. So, now we are only giving up to December 5 to them. 2 or 5, depende na ito. Meaning, yung sinasabi kong nagpapa-extend sila from the 1/3, nasa 2/3 uli sila daw, andun na nga, nag-uusap sa labas ngayon, Ben, makikita mo. So ang gagawin natin ito, sabi ko nga, we have to look into the numbers of these people. Sa ngayon, hindi ko maibigay sa'yo, 1,000 ba sila? Because paikot-ikot lang itong mga vendors natin. They come here today. They left the place tomorrow. Pero I will assure you, magdo-double ito sa December day. Pero sir, with yung night market nyo, pwede ba, wala ba kayong plano parang lalakihan yung night market area or maybe another area somewhere para lang ma-accommodate itong mga Even you hit the ball right. Actually, doon sa application ko sa night market. This is actually, mayroon na tayong ordinance nito. Medyo inaayos na lang, may mga wordings na inaayos, but I have to assure you that this is already an approved ordinance. Approved na to, kaya nandiyan nga kami. We actually have also plans in some other areas, even in Turil area. Okay. In fact, the barangay captain is actually requesting us
or even themselves have requested through the council, through the SP, to have their own night market. But since kami na yung nandito, nakaupuan, we already have the laws made, lahat-lahat ng kailangan na sa akin na, alam na natin anong gagawin. So they still have to pass through us. Dito sa Davao, sa Paleng, ah, dito halimbawa sa extension ng Ilostre, dito sa Metro Circle, we plan kasi to put a night market there because if you will study the place doon, Ben, makikita mo, ang karamihan ng mga vendors pala dyan, lalo ng Saturdays and Sundays, are coming from outside of Davao City even. Coming from the heart of the city. Bakit? Nagtitinda pala sila rin ng mga fresh na gulay mula sa bundok bababa. Sila mismo yung nagtitinda. Now, they are being instead controlled. Of sa bankero, yes, ano, ano? Yes. And they are being controlled by, alam mo na, yung mga, ay, mga magaling sa negosyo mga tao natin dyan. So, bumababa siyempre yung presyo. Kaya ang ginagawa, sila mismo yung nagtitinda. So, we plan to have another. Kasi that is an extension of Ilostre yata. Yes, yes. Yun, yes, no? So, we plan to have one there. Well, pag-ibin sa Agdao, gusto rin namin magkaroon ng night market, but this might be more on mga pagkain siguro. This is pagkain, mga gulay. Kasi ito pinupunta ng mga mahihirap nating mga kapatid sa Davao City, nagtitinda directly. So we plan for that, and that is a part of our approved night market areas already. Ah, part na yan. Yeah, yeah. So, ilan yon? Dalawa, additional. I have mentioned to you too. In fact, ito sa harapan, itong in between itong fire station dito at saka ombudsman, may isang area na hindi masyadong Alvarez ganun. It's not being used na eh. Kaya plano ko maglagay dyan to accommodate another vendors para naman lahat magkaroon ng hanap buhay.